Setyembre nung nakaraang taon ang makilala natin ang batang si Eugene Robles. Nakita nating hirap ang bata sa kanyang karamdaman, dala ng malaking bukol sa kanyang kaliwang panga. Bagamat maselan at kritikal ang kanyang sakit, patuloy at matapang na lumalaban si Eugene. Pangangayayan at paglalagas ng buhok ang karaniwang side effect ng isang pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy. Nakaka-anim na chemotherapy sessions na ang 6 na taong gulang na si Eugene Robles dahil sa sakit na mandibular aminoblastoma. Yung chemotherapy, pinapatay niya yung mga cancer cells. So binubulok niya yung tumor. Pag hinipo mo yung bukol niya from the original na pagkatigas-tigas, ngayon malambot-lambot na siya. So ibig lang sabihin no, na talagang merong nag-loosen up. Ang ibig sabihin nun, may mga cells na namamatay at nagre-respond siya sa chemotherapy. Pagpabalik-balik sa ospital at turok ng injection ang naging buhay ni Eugene nitong mga nakaraang buwan. Kamakailan, sa pagsapit ng kanyang kaarawan, sinurpresa natin si Eugene. Happy birthday, Eugene! Happy birthday, Eugene! 6 na taon na si Eugene, pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon siya ng handa at cake sa kanyang kaarawan. Especially ito para kay Eugene at mga kapatid. Ni isa sa kanila, hindi pa kasi nakaranas na mapaghandaan sa kanilang kaarawan. Ang kita ng kanilang mga magulang sa pangangalkal ng basura, hindi sapat maski sa araw-araw nilang pagkain. Halos ayaw bitawan ng bata ang munting laruang robot na iniregalo natin sa kanya. Bagamat hirap sa pagkain, nagpasubo pa rin si Eugene sa kanyang ina. Ang sabi po niya sa amin, hindi po niya kami daw iwanan. Lalaban po siya kasi lagi po namin sinasabi sa kanya, labanan po niya ang kalagayan niya. Masaya po ako sa na dumaan ang birthday niya ngayon. Ngayon lang siya nagkaroon ng birthday. Dahil sa kanyang kalagayan, hindi na makuhang makangiti ni Eugene. Pero baka sa kanyang mga mata, ang kasiyahan. Dahil naipadama natin sa kanya na ang kanyang kagalingan ay mahalaga sa mga taong patuloy na tumutulong sa kanyang pagpapagamot. Talagang hindi po namin makakayanin na mawala po yung anak na sa amin. Kung mayroon pa pong tutulong sa anak ko, kasalamat po ako sa kanila lahat kung tumulong sa anak ko. Kailangan pa po ni Eugene na sumailalim sa 6 pang chemotherapy sessions. Makatutulong po ito para maging matagumpay ang kanyang operasyon. Patuloy po nating samahan si Eugene Robles sa pag-asang malampasan niya ang kanyang karamdaman. Maraming salamat po kay Dr. Victoria Abisamis at Dr. Hector Santos. Samantala, sa mga gusto mag-donate ng dugo, o ito, nalalapit na naman ang ating Valentine Project, ang Sigip Dugtong Buhay sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross at Evergotesco Malls. Lahat po ng successful blood donors ay makakatanggap nitong ganitong baller band na ito yan, yan, katulad ng suit ko, yan po, ano ha? Ang sabi niya dito, ang nakatatak po dito, patak ng aking dugo, tatak ng kapusong totoo. Yan, isang munting souvenir po ito para sa mga mag-aaral ng kanilang dugo na magdudugtong ng maraming buhay. Kung kayo po ay 18 years old hanggang 65, may timbang na hindi bababa sa 110 pounds o 50 kilos at nais magbahagi ng dugo. Magtungo po sa Evergotesco Commonwealth Center sa Quezon City sa February 18, araw po yan ng Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tumawag o magsadya sa aming tanggapan para po sa inyong mga katanungan.